may reading eyeglass para po doon sa mga questions natin. Ang first question po natin ay kay galing po kay Redentor Nylon, ano? Magandang araw po, engineer. Sani, no? May tanong po ako tungkol sa conditioning ng manok panlaban. Kasi mula ng sisiw hanggang oras ng laban ang dapat preparasyon sa kanila. Pero sa loob ng isang buwan bago mo ilaban ang iyong manok, ano ang dapat gawin na preparasyon? Pagkain, kailangan ba mag-change feed sa manok, pantare, at mga bitamina na dapat ibigay sa kanila sa loob ng isang buwan bago sila isalang sa laban? Para naman kampante tayo ng ating manok, buo at lakas sa oras ng laban. Salamat po, engineer. Oh, yun, Redentor, ano? Totoo po na ang paghahanda talaga, mula ko sa pagkasisiw yan, inihahanda ko natin yung health ng ating manok. Ngayon, syempre, yung last na, when it comes sa preparation na tinatawag natin, yung araw ng laban, alam naman po natin kasi, sa totoo lamang, na pagdating po ng oras na laban, marami po silang stress na pwedeng ma-encounter. At sabi nga natin po, any changes on its habit stresses them. So, yung pagbibigay po ng bagong patuka, stresses din po yan sa kanila, kahit po sa ating tao. Pagbago po yung ating kinakain, for example, sanay tayo sa ang staple food natin, bigas, yung iba naman, mais. Pag yan po ay nabago, tulad tayo po ay tulad pumunta tayo sa ibang bansa, na iba po yung kinakain, yung katawan po natin, nag-a-adjust. Number one po yun. Kaya nga po may tinatawag po tayong preconditioning. Pero ako po, sa tagal ko na nagmamanok, hindi po totoo ng preconditioning para sanayin lang natin sa mga greens sa ating manok. Number one reason po, kaya po tayo nagpiprecon, is to prepare them po para po dun sa actual na sitwasyon sa labanan. Sa preconditioning kung tinatawag, opo, isang buwan lang yun. Pwede pong isang buwan, pwede ano. Pero yung preconditioning na yun, hindi pa po yung conditioning proper. Sabi ko nga po, ihahanda natin sila. Yung change speed na ginagawa natin would really affect them. A good example na lamang po niyan, yung isang inahin na paiitlogin mo, nag-change speed ka, ba, nangingitlog yung inahin, kinuha mo, binigyan mo ng ibang patoka, magugulat ka, pwedeng tumigil ang pag-itlog ng iyong inahin makaraan ng ilang araw kasi magbabago na naman po yung sistema. The same po yan sa ating mga tao. So yung preparation po natin, at least, one month before the conditioning. Take note ha, precondition po tayo 1 month. Kung ano po yung kakainin ng ating manok on the day of fight on the day of conditioning, I mean, dapat yun din po ang pinapakain mo na sa kanya sa preconditioning. Number one reason is for that yung manok mo hindi na siya mag-a-adjust. Parang kumbaga sa atin mga tao, pumunta tayo sa ibang lugar na nibago, pwede kang sumaksakta ng tiyan, pwede kang madaming pwedeng mangyari, di ba mga kasabong? So, doon, inihahanda mo na yung manok doon sa stresses ng pagbaba ng pag-change speed. So, within a month, most likely po, ang inyong manok ay nakapag-adjust na doon sa kanyang bagong pagkain. Ang problema kasi niyan, pag pumasok ka ng 21 days, bago ka nagpakain, nagpalit ng pagkain, magugulat ka, pwedeng hindi niya ubusin, pwedeng maraming dahilan na pwedeng mangyari, ano? Hindi niya magtunaw ng maganda, lalo na halimbawa, bumili ka ng mga Royal Concentrate na medyo itawag dito yung mga beans na matitigas, so pwede pong maka-apekto siya kanya. So dapat one month before the fight, precondition mo siya, i-adjust mo na yung pagkain na gagamitin mo doon sa 21 days conditioning mo. And take note, yung preconditioning na ginagawa natin, hindi lamang po big sabihin ipiniprepare natin yung manok natin para doon sa laban. Actually, ang number one reason ng preconditioning, lalo na po bago yung linyada mo o bumibili ka lang ng linyada, is para makita mo yung karakteristik ng iyong manok na binili. Kasi pwedeng doon mo malalaman yung mga tanong mo later on na ano ba dapat ang nito, dami bang pagkain na bibigay natin sa araw na laban. Lahat po yan nakapaloob doon. Na andun sa preconditioning natin, ginagawa lalo na sa stag, yung ating hardening, pwede na natin ipasok doon kung talagang medyo maiksi yung ating oras. Pero much better, kung mas mahaba pa or bago mo ipasok siya doon, na hardening mo na siya within siguro 6 to 6 and a half months, na hardening mo na siya para hindi masyadong madali yung adjustment. Pero kung medyo maliit nga, at least adjust ka ng konti, doon sa 1 month, pwede mo siyang i-hardening pa ng kaunti bago mo ipasok siya sa conditioning. Ngayon, ano ba nakapaloob doon?
napakadami pa po, pati po yung mga pag-i-scratch natin, ipapasok na po natin yung physical preparation natin, gagawin na rin po natin yan doon sa ating tinatawag na preconditioning kung saan natin ipinasok, nag-introduce tayo ng bagong pagkain natin, yung mixing natin, kasi most likely, pwede kang galing ang manok mo, pwede pang-maintenance lang yung pagkain. Pangalawa, yung kanyang mental conditioning, yung ating tinatawag na hardening, papasok natin dyan, yung pagsasanay natin sa ilaw. Yung pagsasanay natin sa ilaw, lalo na po sa stag dervish, ay napakahalaga sapagkat wala akong magaling na stag na hindi sanay sa ilaw. Pangalawa, maliban sa pagiging sanay sa ilaw, ang number one na benefits po ng pagkakaroon ng pagsasanay natin sa ilaw sa ating mga stag ay nadidevelop po yung kanilang tinatawag na characteristic, yung yabang nila. Kasi pag may ilaw nga ho, mapapansin nyo po, ginagawa natin yan sa mga inahin para po sila ay mangitlog, sila ay mag-breed. The same po din yan ang result sa isang tandang. Para po sila ay magkaroon, manggigil, kumbaga sana may induce sa kanilang isip na breeding season ngayon. Kaya sila tumatapang, lalo silang gumigilas kapag nasasanay po sila sa ilaw. Kaya napakahalaga niyan. Nung una nga po, ang main reason ko lang yan, baka parang sumasanay sa ilaw. Pero mabagugulat ka after few days na pinailawan mo siya, nagiging iba yung kanyang karakteristik. Nagiging mas, may gigil. Dumaan na siya sa hardening, dumaan pa siya sa tamang proseso ng pagpapailaw. Yung pagsasanay natin sa mga ingay, yung akyat, baba, pagbibitaw natin sa gradas, yan po ay lahat nag-i-stress sa ating mga manok. Kaya sinasanay na natin sila para maka-adapt sila. Nakita natin yung karakteristik ng ating manok sa loob po ng isang buwan. So doon na siya nag-a-adjust. Nakapag-adjust na. Kaya po pagpasok ng 21 days conditioning, actually, number one na benefits na meron tayong at least isang buwan na preconditioning is yung manok natin, nakita na natin yung karakteristik niya. Analo na natin yung kanyang ano doon, yung ugali niya pag sumasabong, nag-i-improve ba siya. Nandun na po lahat yun. Napakahalaga po niya. Yan po eh, masyado lahong kasing para sa akin, masyado lahong kasi iniisip natin yung conditioning natin eh, pagkasisiw actually pagkukondisyon kasi po sasabi nga lang natin yun, is bring them to their maximum full potential or full potential health nila sa araw na kalaban. So yun, kasi kung isa-isahin ko pa yan na pare medyo masyado ng mahaba yung discussion, pero yun nga po yung pagpapalit ng pagkain at least 1 month bago ka papasok sa 21 days conditioning. Ngayon, sabi ko nga, pagka dumaan ka sa precon, maayos sa precon, maayos sa sistema ng pagpiprecon, unang-una sabi ko nga, ang manok mo hindi na mag-a-adjust sa pagkain. Dahil nakapag-adjust na siya, 1 month pa, di ba? So siya, kumbaga sa yung changes mo, kung masyadong masarap yung ibinibigay mong patok, nakapag-adjust na yung manok mo doon pa lang. Doon sa mga physical na stresses na pwede mo rin ibigay, nakapag-adjust na rin siya. So mas focus ka na ngayon doon sa kanya ngayon. Kumbaga sa special na magde-derby ka, so pipiliin mo na yung special doon, napili mo na. And, 'di ba? O alam mo na yung bawat ugali nila, no? Alam mo na kung anong gusto niya. Yung sub siya, lumaban na may konting kinain, wala. O alam mo rin na kapag siya ay merong konting nararamdaman, hindi siya mamamalo, ganun. So nakapag-adjust na kayo. Yun po ang sinasabi natin na importante yung precon. Katulad po namin ng mga malalaking manukan, hindi po pwede yung sinasabi, 100 heads, i-condition mo ng 21 days conditioning. Isipin nyo po, sa isang farm, if you have 100 heads, i-condition mo ng 21 days condition, lahat yun, sabay-sabay. Nakalagay po doon sa libro ng mga gumagawa. Let's say, 10 minutes. Kung may 100 ka, manok, 10 minutes, 1,000 minutes po yun. Napakatagal, dapat napakarami mong gagawin. Pangalawa, nakalagay sa libro, susundin mo, 10 flies. Sipin mo, paliliparin mo ng 10 yung 100 mong manok. So that's equate to 1,000 flies. Mababal na ho kayo. Kaya po, dahil pumapasok yung tinatawag natin precon. Nag-precon ka ng 100, gusto mong 100 na precon, pag lalabang ka, pipili ka lamang doon, halimbawa, 7 stag, pipili ka lang doon ng mga 10, may reserve ka ng 3, di ba? O pagka ganun, okay na yun. So, papasok mo siya sa 21 days, gusto mo, so makikita mo, mas maganda yung igagalaw, mas kilala mo yung manok mo. Di ba, mga kasabong? Medyo kasi po, pag pinag-usapan natin yung conditioning, medyo talaga yung
Yung entirety, pinagdikit-dikit natin. Ngayon, yung pagbibigay po ng gamot doon sa conditioning natin na tinatawag, yung pag-introduction pa lang ho natin doon sa preco natin, ibinibigyan na po natin sila ng Bixan XP every week. Bakit po? Ganto po yan. Kung tayo po ay may mga special na gamot na binibigay, dapat po maintindihan natin na dapat ibigay na rin natin sa precondition yan. Kasi po, para ang manok natin, nararamdaman niya yung bigay ng gamot, nakakapag-adjust din siya. Kasi may mga manok ang effect, mainit sa katawan, hindi siya makalit. Minsan magugulat kayo. Ako lagi ko yung nalilimutan. Minsan kasi siyempre pagod tayo, sumabong tayo, ginabi ng uwi, kuyat ka. So medyo kailangan mo ng vitamin, di ba? Uminom tayo. Lalo na ako, minsan uminom ako. Medyo alanganing oras na gabi. Pag ako medyo matagal na hindi uminom ng vitamins at bila akong uminom, lalo pat gabi na ako uminom, ang isang effect po natin sa rin dito, hindi ako makatulog basta rin. Kahit puyat ako. O hindi ako mapakali. Diba? So yung katawan ko nagugulat doon sa vitamin. Mapapansin nyo naman, kung kayo naman ay araw-araw umiinom ng vitamin, mapapansin nyo na parang hindi na umi-epekto sa inyo. Sapagkat syempre po, nakapag-adjust na yung katawan natin, nakadepende na tayo doon sa vitamin, so hindi na natin. Ganon din po sa manok. Dapat, lalo na't gumagamit na tayo ng special na malalakas na gamot na binibigay minsan natin, kailangan po sanay na po yan sa precon. Diba mga kasabong? So yun po ang basic po niyan. Medyo mahaba po siya. Pero parang overall, ganun po yung sistema. Introduce po natin yung vitamin natin, kung ano man. Ako basically, siyempre, hindi naman po ako sa inyo may kakaila. Bixan XP, Ganador Max yung vitamin ko. And then on the day ng 21 days conditioning, sa totoo po lamang yan, may depende po ang nagpagbibigay ng gamot. Dito bibigyan ko po kayo ng tip, which is ako po kasi, hindi man ho kayo maniwala, 11 years old, ako po yung nagbibigay na ng iba't ibang klase ng vitamin. Kung ang manok mo, ikaw ang preparation mo, ay hard workout. No, hard workout ka. Hindi ho yun tutugma dun basta-basta sa gamot na ibibigay ko sa'yo. Bawa, itong dapat mo. Kung hard workout, tignan mo ang manok mo. Ha? Kasi nai-stress sila, pinahihirapan mo. Dapat minsan, mas madikit yung pagbibigay ng gamot. Ngayon, kita mo yung manok mo, ang ganda ng hipo, light ka lang naman. Kasi may mga manok po talaga na hindi naman kailangan pahirapan. Marami pong ganyan. Kunting scratch, balik sa flying pad or sa tipi, gano'n, nakita mo. Yun ang gusto nila. May mga manok, gusto nila naman bugbugan. So yung gamot mo, ina-adjust mo doon sa iyong activity. Ngayon, less ang activity mo, bibigyan mo ba sila ng bibigyan ng vitamin na malalakas o dikit-dikit? Kasi hindi po. So hindi po specific. So ino-observe mo. Pansinin mo yung hipo ng manok mo, pansinin mo sila after the exercise or training mo binibigay, bago ka mag-adjust. Diba? Saka, buong Ganador Max. Ngayon, stag season, half and half lang po ang binibigay ko. Ngayon, meron may konti akong adjustment dahil ano nga, kita ko doon sa stag ko ngayon, pag nagbibigay ako ng half na Ganador Max, nahihirapan, lalo na po ang pagbigay po ako ng ano, day before the fight. A day before the fight, buwa hapon, nagbibigay kasi ako, turo ko nga sa inyo. So tingin ko parang medyo pag hinipo ko, kasi ako tumatari sa manok, pag hinipo ko, medyo mainit or parang hindi ako komportable. Kasi para sa akin, pag hinipo ko yung paa ng manok, gusto ko yung parang hindi mainit, hindi rin malamig, yung parang maligam-gam. Yan. Pagka ganun, confident ako na mamamalo compared dun sa mainit na mainit yung paa. Parang pinipiling mo, may lagnat. Pansinin yung manok nyo, iba rin ang igagalang. Masabong. Okay lang yung medyo malamig. Medyo malamig. Huwag naman yung parang inaabot na ng nervous yung manok mo na. So, yun po. Diba? So, mahaba ko talaga pag-discussion sa conditioning. Kasi kung mag-discuss ulit tayo, pwede pong the whole episode natin puro conditioning lang na gagawin natin. Ano po? So, hopefully sana a little bit more specific pagka ganyan. Kasi alam ko naman po na kayo marunong ng kalimitan sa inyo, marunong magmanok at marunong na rin mag-prepare. So, ang hanapin po ninyo kasi, para sa akin, tip mga kasabong, ang pagkukondisyon o pagbibreed ng manok, hindi po ibig sabihin, hindi click yung breed na to, alisin na natin, asar na tayo, bobo, hindi nanalo. O kaya, hindi magandang ginalaw. Pag-aaralan natin kung ano yung ating pagkakamali. From there, kailangan, meron tayong isang sistema na sinusunod. Ngayon, doon sa sistema mo, tingnan mo kung alin yung doon ka naguguluhan, nagkukulang. Kasi pwedeng may isang bagay lang o sa simple o sa pointing ka lang, doon ka nagkakaproblema. Di ba? So, nagugulo na. Tulad dito, may kaibigan, binrin niya, hindi namalo. Parang hindi siya masaya. Pinalitan niya agad, panibago.
Trial and error ka uli doon. Dapat tingnan mo, anong kakulangan doon sa linyad ang binrig mo? O anong kakulangan nung hinanda mo, bakit hindi siya gumalaw? Samantalang, ang unang kalimitang problema niyan, ang galing po naman sa bitaw. Pagdating ng araw ng laban, doon nabubulok. Nako, alam niyo po, napakaraming ano dyan. Pwede nating makita problema. So, ito troubleshoot natin yan. Pero pag in general, magugulo po ang inyong ano yan. Mababago na naman po yung inyong sistema. Hindi ko lang alam, ano, siguro mag-message kayo dito sa amin, sa ating page, at iba yung tips. Tingnan natin how consistent. So we will allot one time na ang gagawin lang natin ay mag-start tayo ng preconditioning and conditioning na topic. The whole episode natin, the whole one day natin, one night na mag-discuss lang naman. Ano mga kasabong? Diba? So mapapansin po natin yan, ano? Ang well-prepared na manok na stag, talaga magugulat kayo, matibay, malakas. Even though hindi sila ganun kagagaling, pero pagka mahaba yung preparation, o yun, meron nga tayo, di ba, na may mga yung sa ibang manaha, ano, di ba, may mga napalaban tayo, di ba? 2 months yung preparation natin na yun, kaya nakuha natin yung ating championship na yun. Grabe yung preparation. Kaya nga nung hiningi ko yung schedule, sabi ko, lalaban at lalaban tayo, ito ay well-prepared yung mga manok na ito. Di ba, mga nasabi? So yun po. Ha? So, a little specific po tayo para medyo, ano, kasi para po makitahan natin, makorek natin kung ano po yung kulang doon sa inyo, di ba? Hindi ako naniniwala na hindi kayo marunong talaga, basically wala. Pag wala ho, you have to go to a certain school or yun sa mga seminar natin kasi pag Q&A, maiksi talaga, ano. So, hopefully sana medyo mawala nga po yung COVID kasi kami po sa Thunderbird, meron po kaming mga ano, may mga seminars po kami outside the Philippines, ano, meron po kami sa Vietnam, Cambodia, which is nag-conduct na po tayo diyan. Excuse me. Actually itong farm, kung hindi lang po nagka-COVID, sana po ginawa na natin itong parang ano, parang na training ground. Actually ang target namin sana is abroad, ano. But once in a while, siguro every once a month din tukuha ko tayo kung kayo po ay ipapaubayan nyo o magtitiwala kayo sa ating preparation, eh magkakaroon po tayo dito ng ating maliit na school na ituturuan mo natin hands-on, magsasample tayo lahat, breeding, conditioning, lahat po si-share natin yan. Kung talaga po kayo ay feeling ninyo ay bago pa lang po kayo, kasi po malaki po ang itutuition ninyo kung wala ho kayong basic knowledge sa paghahanda ng manok. Napakamahal ng patoka, napakamahal ng mga materials, o napakamahal ng mga available na battle stag or battle cap. So kailangan talaga po may basic po tayo. Kasi po para tayo eh ano, hindi na ho tayo maligaw. Kami po ay nag-share ng aming mga ano dito, experiences kasi po kami po ay dumaan din sa sobrang matrikula. Ibig sabihin po, nag-trial and error kami, mapapatuka man 'yan o mapa kung ano man 'yan. So siyempre nagugulo. Pero yun nga pala no, kasi may bago kaming product. Kidlat namin na concentrate ano para doon po doon sa mga kumbaga sa ano gusto nila, yung maintenance nila, eh kadikit na nung preco nila, kadikit na ng conditioning, maganda po yung sistema yun. So ang recommend ko po sa inyo, bumili ko kayo ng 3 kilo ng kidlat, samahan nyo na po ng isang platinum kaagad, mga kasabong. Ano? Pag pinagsama nyo po yun, parang lalabas po nun ay Enertone, lalo pat nauubusan tayo ng Enertone, eh pwede pong gawin nyo ng mixture yun. Ang kagandahan nun, pagdating mo ng preconditioning mo, yun na rin ang patoka mo. Pagdatasok nyo po ng inyong conditioning, ang gagawin mo na lang doon, babawasan mo na lamang kung gusto mo na medyo mataas yung pellets, mas mataas yung concentrate, doon mo na lamang paglalaroan yun kasabong. So at least ang manok mo, wala ng cage feeding. From stag, prepare ka, tapos, di ba, dire-direcho. Pag nag-cax ka, halimbawa, nag-maintenance ka, yun na rin ang mixture mo. So, madali. No, hindi na kayo malilito para doon sa mga nauubusan ng Enertone. Maganda sana ang Enertone, sa totoo lang, hindi ka na mag-mix. Alam niyo po kung bakit. Ang Enertone po ay computed na po kung ano yung maganda para sa ating manok. At alam niyo ba, napakalaki po ng lag na kakulangan na supply ng Thunderbird para diyan sa Enertone sa pangangailangan, ano, hindi talaga namin mabigay yung ano, yung demand. Kaya nga yung mga dito sa Batangas, natuwa naman ako na naka-invento sila. Hindi naman po ako naka-discover niyan. Sila naka-discover. Bumili po sila ng ano, pinakamurang concentrate, ano? 3 kilo, ilagyan nila ng 1 kilo platinum. Aba, ay maganda ang naging resulta sa kanila, ano? So ngayon, pwede naman nating gayahin. Bakit naman hindi? Malay nyo, kung matok sa inyo, pwede namang 2 concentrate na yung kidlat natin. Kasi po yung kidlat natin, kaya ko po sinishare sa inyo, lalo na po doon sa maghahanda,
eh magugulat po kayo sa ganda ng epekto sa ating mga manok. Ano? Ang ganda ho ng formulation yan. If I'm not mistaken, ano, mga 12 years, 8 years na po yan mula ng testing natin. And nahirapan sila sa packaging. At alam niyo naman po, ang grains po kasi na pag i-import, ay medyo nahirapan din. So ngayon lang po ang po ulit sa market. So yung sa mga inyong mga paboritong poultry supply, abay, tawagan niyo po yung mga yan. O pag pumunta kayo, hanapin niyo. Available na po ang feedlot. Isang pang maintenance at isang pang conditioning. Ano, yung dilaw, pang ano yun po, pang tawag dito, pang ating maintenance. Ano, pero yung ating, ano, yung ating red, eh, ano, yun po ang sinasama o ginagamit din natin sa pa-conditioning. Kasi po yung yellow natin, the same naman po ng ingredients nila. Kanya lang, iba po yung dami. Pare-pare silang ganito yung ingredients, ganito naman. Kaya lamang po, for example, yung peas, yung ganito, yung ano, iba po ang combination, ano, mas lesser ng konti yung atin, ano, para doon talaga doon sa mga talagang ayaw na muna nilang ano, kahirapan yung manok nila, talagang makakain o masurvive dito sa ating pandemic. Ayan, okay. So, yun, ano, asahan ko po kayo, pagka tayo, ano, medyo gumanda na, pwede na face to face, ano, actually sa Vietnam, we're thinking of a, ano, online seminar din, ano, para ma-share natin yung mga malalayong lugar. So, yun. Okay, next question po natin, ano, 30 minutes tayo doon kaya paring, ano, Redentor.